Oh, kita ka na lang. Hello! Hello everyone and welcome to another episode. May meeting yes. kami dito sa VGC. VGC. Hindi kami pupuntang ano. Ayan yung order mo. Ayan, yay! Dito na lang ate. Yeah. I-review ba natin to? Okay, sponsor nila. Iba po lang yun. So yun, may meeting kami rito and hindi kami pupunta ng patay. Pero nakitim. And we decided to make our waiting ano time productive. Ano sabi mo doon? Yung ipinagluluksaan natin? Ay, yung mga crush sa, yung mga may crush sa atin na walang pag-asa. Yun yung pinagluluksaan natin. Next. Then, so, welcome to our episode for this week. And, yan. So, samahan nyo kami magmerienda. Habang... Mahingit kayo. Habang... Ano ba topic na pag-uusapan natin? Ah, marami kasi nagtatanong. Okay daw bang mag-invest sa condo? Ah... Hindi Marie Condo, ba? Ay, hindi Marie Condo. Condominiums. Oh, yung Marie Condo. Oh, di ba pag nasa mall ka, tapos may mga na sasalubong ka mga ahente, ba? Sir, oh, ma'am. Sir, ma'am. Investment flyer, po. Flyer, investment, ganyan. Ikaw, ano sa tingin mo? Ako, tingin ko sa condo. Well, it has an advantage of two ways. Number one, you get price appreciation. Mm-hmm. Kasi tumataas ang value niya over time. Number two is, you get cash flow through rental income. Mm-hmm. So, kumbaga, kasi like for example, no, UITF or mutual fund, kung hindi dividend paying, kung wala kang nakukuwang dividends, karamihan usually. So, kumbaga, kung hindi mo ibibenta yung shares mo or yung units mo ng UITF or mutual fund, wala kang makukuha pera. So, price appreciation lang na. Price appreciation lang. Kumbaga, it takes time, right? Mm-hmm. Eh, compared sa condo na, kumbaga, kung habang nag-appreciate yung price niya, kung napaparenta mo siya, then you get rental income. So, every month, okay, kung meron kang ano, kung meron kang renter, tama ba term renter? Therefore. Or kung may nangungupahan, you get money. Yun. So, meron kang fixed income cash flow. So, overview yun ng ano ko sa condo. Take ko sa condo. So, ito ako kumakain pa ako eh. So, tingin mo, is it a good or a bad investment? Well, for me, it's a good way to diversify. So, kumbaga, if, for example, naka-establish ka ng magandang financial backbone, then okay siya for me. Although, ang isang thing din kasi sa condo is that kailangan mo ng medyo malaking capital eh. Yeah, it's a big purchase kasi. Oo, it's a major purchase. Like for example, kung yung condo mo is 2 million in price, tapos sabihin natin na buhay pa. Sabihin natin na 20% down payment, so that's already 400,000. So kailangan mong 400,000 para lang makakuha ng price appreciation and rental income. Mm-hmm. Eh, compared sa like stock market or UITF and mutual fund, you can invest for as little as ano eh. 1,000, 5,000 pesos, yung iba nga 50 pesos pa. And meron din akong alam na UITF sa market na nagbibigay din ng dividend for as little as, I think, 5 or 1,000 pesos. Na maganda na rin, it gives dividends more or less monthly. Dividend rate niya, merong nagbibigay ng 4% per year, payable monthly, yung iba nagbibigay ng 3% per year. Compared sa latest figure na alam ko sa condo, ang rental yield ng condo ngayon mga nasa around 6%. Ah, okay. As per studies na nakita ko from research firms. So, kumbaga kung para sa akin... Ano ang price appreciation? Price appreciation para mga... Walang real estate. 8% ata, mga ganun. 8% a year. I think it depends on the location. On the location, no? So, kumbaga, big hurdle, tapos you get 6% na dividend or rental yield, tapos price appreciation mo nasa 8% versus a small hurdle na mga kahit 4% dividend, tapos price appreciation mo mga around 10%. So parang medyo, kung if you're just starting on investing, tingin ko mas pwede mong unahin muna yung mga paper assets kesa sa condo. Kapag medyo naka-establish ka na ng malaki-laking financial base, at enough na yung kinikita more income mo, and then you can
kumbaga hindi na masakit sa'yo na mag-down payment ng malaki for a condominium investment, then I think it would make sense. Yeah. Pwede na ako kumain. Ah, sige, kain ka. Ako nakakain. Oo. Well, para sa akin, it depends on your financial goals. Teka, gusto mo ba to? Yeah. Okay. I eat everything. Ayaw mo? Nang jalapeno. Your goals, sorry. Sa akin, it all depends on your financial goals. Mm. And if buying a condominium will make your financial goals more achievable, no? Like, okay, for example. Example niyan, let's say you're an OFW. Mm. And of course, your financial goal is... Isusulat ako ba kasi may tatanong ako. Ah, sige. Mm. But if your financial goal is makauwi ka sa Pilipinas, so... Nang buhay. Hindi, makauwi ka sa Pilipinas. So, which means, you need to find a way to replace your income abroad, di ba? Oo. Ngayon, let's say na, syempre, it will be hard to find a job in the Philippines. Kaya, siguro kaya ka nga nag-OFW in the first place, di ba? So, what are your options for your income when you if you want to come back home? So, of course, number one is, you can put up a business. Okay. But if you're abroad, so it's harder to start and put up a business, di ba? Yeah. Uh-oh. So, number two option, which I often see OFWs do, is they invest in condominiums, no, or rental properties. Uh-oh. Kasi once, it's easy to set up, and once it, you start getting cash flow from the rentals, then there will come a time na pwede ka na umuwi kasi may replacement na yung kinikita mo. And then since you are already home, you can now focus on starting your own business, alam mo, kasi you're already here, to augment the income that you're getting from the condominium. So, however, ang isa sa mga problems na nakikita ko, maraming mga OFWs in particular, bumibili ng condo with the mindset na sige, investment ito. Okay. Pero once na ma-turn over yung unit, titirhan ng pamilya, ipapatira sa kamag-anak. So yung investment part na dapat kumikita sila, nawawala. Siyempre, tumira yung anak, tumira so, yung pamilya. So, kumbaga ginagamit na. So, naging asset lang siya. So, it's not going to generate cash flow. Right. Diba? Hindi ngayon, wala kang return on investment. Oo. So, which means na if you want to invest in a condominium, dapat medyo buo ang loob mo, na pagkakakitaan ko. Na hindi ko to ipapatira sa kamag-anak, hindi to titira ng pamilya ko, ipaparenta ko talaga to. Or, pag nagkaroon ng price appreciation, lalo na kung pre-selling mo binili. Ilan percent pag pre-selling? Usually, mga 20 to 30% discount. Oh, malaki rin, ha? Malaki, oo. Oh, but, of course, pre-selling, that's like for 3 to 4 years, no? So, nabili mo ng pre-selling prices, tapos nagkaroon na ng, ng turnover, not really turnover, eh. Pag dumating yung point na ready for occupancy na yung unit, Tinatawag na RFO. Oo. Usually, the price has already appreciated by 20-30%, no? So, at that point, may mga kilala rin ako na biglang nagbabago yung isip, ay ayoko na ibenta, parang ang ganda. Kasi syempre, nakita na nila yung project. Oh, anong ginagawa? Wala. Ay, titira, dito na lang ako titira. Ay, iniisip nila, pag nasa Pilipinas ako, magbabakasyon, dito na lang muna ako titira. So, di ba, alam mo yun? So, nawawala yung objective. Yung objective na maging investment. So, sabi nga nila, don't fall in love with your investments. Oo. So, ibig sabihin yan, kung nag-appreciate na yung price ng condo, and you actually have a buyer, merong market, ibenta mo na. Di ba? So, that's how you make money from condominiums as an investment, no? Pero... Yung mga iba yung pinapa-Airbnb. Okay ba yun? Okay rin yun. According to statistics, 50% ang occupancy rate ng mga transient, no? Yung mga short-term lease, mga Airbnb. So, ibig sabihin, out of 30 days in a month, more or less, mga 15 days siya merong nakalagay. Merong siyang resident or may guest ka. However, ang biggest hurdle dyan is you have to talk to the property developer and the homeowners association if they will allow it. No? Kasi dati, hindi masyadong strict. But now,
homeowners associations and property developers are now implementing regulations regarding mga short-term lease, yung mga transient, no? Sa kanila, walang problem. Kasi siyempre, security risk. Kasi bagay. Tapos siyempre, itong mga to, mga nagsistay lang sila for mga 2 days, 3 days. So minsan, yun nga, security risk. Pangalawa, they will not really take care of the unit, no? Oh. Kasi a lot of them will just stay, tapos hindi na lilinisin. Alam mo yun, the usual yung branding problems. Nawawala. Oo. Yung image. Yes, oo. So, it's really something that some property developers are starting to regulate. And I know some projects wherein talagang ban. Bawal ang magpa-Airbnb. Pwede kang magpa-rent, pero long-term lease. Ito yung mga one-year renting. Pero yung magpaparent ka ng mga short, mga 1 day, 2 days, ganyan, for guests, hindi pwede. So, check with your developer. Before you buy a property, condominium na balak mo pa-Airbnb, tanungin mo na kagad. And you have to know and you have to see it in writing. Kasi baka mamaya, yung ahente, sasabihin na siya, pwede yan. Tapos yung pala, bawal, diba? So, check and do your, tawag namin dyan is due diligence. Due diligence, so. Yeah. Teka, may dadagdag pa pala ako, no? Sa FW. Meron kasi sa akin, not really condo, but connection with real estate. Kasi meron daw siyang lupa somewhere sa Rizal. So, sabi niya, gusto niyang patayuan ng townhouse. Siguro, para related sa condo, no? Now, sabi niya, ito ay good idea. So, tinanong ko siya, dito ka ba sa Philippines mag-retire? Kasi gusto niya ng extra income, just like our OFWs, no? And turned out na ang mapapangasawa niya is foreigner. So she would live in the Middle East, tapos eventually, dun din siya titira. Nang sabi ko sa kanya, you know what, it might be a good investment, kaya lang, masasubject na tayo sa foreign exchange risk. Ibig sabihin, kunwari, kumikita ka ng 6,000 per month sa renta mo, pag tinawid mo na yun sa, kunwari, Qatar Riyal, for example, or dirhams, for example, kung baka mamaya, yung value na 6,000 mo, pag tinawid mo pabalik, dun sa currency na kung nasaan ka na country, baka lugi ka pa. And it turned out, nung tinignan ko sa yung graph, yung trend, yung Philippine peso versus that particular currency, kumina siya ng around 16% for 5 years. So, ibig sabihin, kumbaga, hindi rin siya kumita. Baka nakain pa siya. Hindi, so, pero tinan nyo rin yun kung magmamigrate kayo. Sa akin, hindi ko na kailangan pag-aralan pa yung numbers na yun. Kasi ako, para sa akin, kung ako mag-a-advise, you're planning to migrate in another country. So, dapat wala kang iiwanan dito. Alam mo yun? You establish your roots and you establish you start building your foundation kung saan mo balak mag-retire, no? Yeah. So, what you can do in the Philippines is probably invest na lang sa mga paper assets and all kasi mas madali i-dispose yun. And in fact, I've met sa some people na tipong binibenta nila yung mga properties nila in the Philippines at a super bargain price. Ah, really? Kasi the family has already migrated sa ibang bansa. Tapos for so many years, yung real estate agent nila walang makakita ng na buyer. So hanggang sa binaba nila, so, diba, sayang. So again, real estate is a very, very illiquid. Kasi hindi mo siya mabibenta na kunwari, nag-decide yan ngayon, tapos bukas. Which again, goes back to the point ko kanina na ano ba yung financial goals mo? Which means, ano ba yung mga life goals mo? So if you plan to, if you're an OFW, for example, plan to go back to the Philippines, you retire, sabihin natin, you plan to retire in Cebu with your family, etc. Kasi Cebu ka bumili. Yeah, it would make sense na why not start investing on rental properties or condominiums in Cebu, wag na sa Manila. Alam mo yun? So para pag-retire mo, dapat advance pag-isip. A lot of my friends who are into real estate, they all agree that real estate is a long-term investment. Okay? Parang relationship. Oo, parang relationship. Unang-una kasi, ang gains mo talaga sa real estate ay yung growth niya, yung price appreciation niya. It's nice to have yung rental, but since it is a really big purchase, usually it will take so many years also bago mo makuha yung nilabas mo. And ang sabi nung friend ko, kunwari bibili ako ng condo kasi gusto ko parentahan.
don't believe kung ano yung sasabihin ng property developer kung magkano mo mapaparenta yung unit. Kasi? Kasi you have to check yung actual rental rates ng mga units around the area. Mm. So, example, no? Meron akong friend na gusto bumili ng condos sa Manila, sa may university belt. Oh, yung property developer, maganda, di ba? Estudyante. Yeah, yung property developer, ang sinasabi sa kanya, you can have this rented out for around 12,000 a month. Oh, not bad. Yeah. But, ano, on paper. But, sabi ko sa kanya, tanungin mo yung rental rate ng mga condominiums sa katabi, yung mga ibang properties, and even yung mga apartments and boarding houses around. Kasi competition mo yun eh. Yes, sila yung maging competition mo. It turns out, yung pinakamahal na na rent dun sa area was 8,000, 9,000. So, di mo na magre-renta sa kanya. Oo. So, ibig sabihin, luge. Yeah, but it doesn't necessarily mean na, luge, pero, na pangit. Di ba? You now have to compute yung you now have to consider is 8,000 monthly rental acceptable sa akin, or yung ibang nag-iinvest na inisip na self liquidating yung condo, enough ba yung 8,000 pambayad dun sa loan mo sa condo? Yes. Oh, kasi sabihin na natin ang magiging mortgage mo is around 10,000, tapos sasabihin nung developer na 12,000 yung rent niya, so pwede siya self liquidating. Pero na upon research or due diligence, nalaman mo na ay 8,000 lang yung luge going rate. So luge. Or sabihin na natin na I don't want to say luge, because of course you will own an asset that will appreciate. But the question is it acceptable sa akin? Okay lang ba sa akin? O baka pwede mo rin makuha will yung will I have same? My budget? Uh-oh. Alam mo yun? Ano ba to? Makukover ba ng budget ko? Etc. No? So of course there are people na ano yung when faced with that situation ginoo pa rin nila. And after 5, 7, 6 years ganyan, nag-appreciate na yung rent rental rate. Pero syempre yung mortgage mo kung naka fixed rate ka, it's that way for the rest of its term, no? So eventually na overtake na nung rental rate yung mortgage niya. So okay na. So alam mo, there's walang kapalit yung meron kang Excel at pag isi-simulate mo yung cash flow, no? Do your math. Do your math. Ano yung isa pang question? Isa pang dami question. Ah. Hindi, dalawa lang to. Hindi, isa lang. Okay. Eh kung bumili na lang ako ng ano, kunwari, Ayala Land. Na shares. Eh kasi bumili ako ng Ayala Land na condo, na ganyan, di ba, mga project. Eh kung bumili na lang ako ng shares ng developer ng property, ano kayang maganda? Pwede naman, pero again, when you buy shares, you are going to make money from price appreciation plus dividends na hindi ka sigurado kung kailan dadating, di ba? Oo. So, if you buy a property, of course, you can potentially earn from rental income, which will be more regular. Plus, you also get price appreciation. Plus, you will have a tangible asset that you can actually use, no? So, ngayon, there's nothing better, no? Hindi mas maganda yung isa over the other. The question is, alin dun sa dalawang option na yon yung papasok sa financial goals mo. Financial goal pa rin. Oo. And of course, sabihin na natin, yung financial capacity mo, kung medyo kapos ka pa ngayon, why not just buy the shares? Let the money grow after mag-grow yung money mo sa stock pwede market. Tsaka ka bumili ng actual unit, di ba? Pwede rin yun. Pwede. So again, depende sa financial goals mo. Let's say that isa sa mga financial goals mo ay tumira sa isang condominium. Sabihin natin, pero you're just renting. Kasi I know some people gusto nila yung condo lifestyle. Pero kasi, they don't want to buy a condo unit na what they can afford. They want a condominium na, sabi natin na, they can only afford the studio unit. Pero siyempre, yung family yun, they want a 3-bedroom condo unit. But the vision is already there, di ba? So sa akin, sinasabi ko sa kanila, you can actually buy a condominium, a condo unit, kahit na studio lang,
kasi una-una, it will already teach you the process of buying a property, etc. Living in a condo. Oh, living. Eh, well, not really living in a condo kasi sabi ko, yung condo unit na yan, ang goal mo dyan is eventually to flip it. Alam mo yun? To sell it later or have it rented out. Mm. Hanggang sa pag na... na benta mo na yan, then it's time for you to buy a bigger or better unit hanggang sa ma-afford mo yung so target mo ng ladder. So you flip your way through the dream condo unit. But di ba? Sa akin kasi iba yung parang buy and sell towards your dream condo. Kasi iba pa rin yung experience, iba pa rin yung learning na makukuha mo from the experience of actually buying a condominium. Plus, syempre you are already able to establish a relationship with a real estate agent na someday when you are able to afford and you are nakita mo na yung gusto mong dream condo unit na kung saan ka titira, you already have the professional network, the relationship na pwede kang humingi ng sobrang laking discount. Ah, pwede ba yun? Oo, pwede yun. Tapos, pwede kang humingi ng magandang term from the bank. Kasi sasabihin mo sa banko, alam mo, pangatlong unit ko na yan. Eh, di ba, lagi ako sa inyo kumukuha ng housing loan. No? Bigyan mo naman lang. Alam mo yun, medyo nakapag-prep ka, no? Meron pwede, kang pwede. Mga negotiating power, no? Kasi, matagal mo na siyang ginagawa. So, again, depende sa goal mo. Hmm. Yung financial goal mo, that will be the one that will really dictate ano ba yung mga investment strategies and investment decisions that you should do. Oo. So, siguro... Ay, haba na ng videos natin. Kasi pag condo, kasi actually, it's very titingnan eh. It's a very broad subject and we'll definitely condo talk more lang about yan, kasi real estate meron ding foreclosed property. Yeah, oo. Abangan nyo yun. So, we'll definitely talk more about condominiums and real estate in the next few weeks. Yes. So, just subscribe to our channel and hit the the subscribe button, tama ba? The bell. The bell, the notification bell so that they'll be notified if there's a new video. So again, I hope may natutunan kayo. Yep. Please give it a thumbs up and share it to your friends. And sabi nga ni Rienzie, don't forget to subscribe. Okay, bye-bye and see you next week.